Hello mga langga, mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome back sa aking munting tahanan. Ngayon gusto ko lang magsabihin na thanks God kasi nga naging okay na yung Kalingap, sila Kuya Val, Ate Edna, at yung mga Kalingap team talaga. At marami sa atin yung nag-alala kasi nga napakadelikado at kitang-kita natin talaga kung paano lumabas yung mga Kalingap team doon sa sasakyan na bumaliktad nga o na bumulusok doon sa may bangin. Buti na lang at meron talagang puno ng kawayan doon. At tiyak na, sobrang pag-alala yung nangyari nga dito kay Kalingap Ram. At saka yung mga kapatid niya. Siyempre naman ay lalong-lalo na pag nagbabiyahe tayo ay hindi natin talaga maiiwasan yung aksidente. Hindi man natin to pinapanalangin na mangyari, pero yun nga lang ay hindi natin talaga ma-secure yung kapalaran natin. Pero thanks God talaga at safe na safe sila, kahit na meron silang gas-gas at medyo trauma sila, pero yun nga ay safe pa rin sila. Dito nga makita-kita natin na umiiyak nga si Joey kasi nga siyempre hindi niya akalain na mabubuhay pa sila. Kahit nga itong si Engineer Agol ay umiiyak kasi akala niya patay na silang lahat. Sino ba naman ang mag-aakala nun? Kasi dire-diretso yung sasakyan papunta sa baba at may malaking bato pa doon. Kita natin na yung sasakyan ay wasak na wasak yung sa harapan nila. Ang sasakyan. Kaya napakalakas ng impact ng sasakyan dito. Yun na nga ang nangyari. Marami tayong nag-alala. Pamilya man o hindi na ate, nila Kalingap nila. Kaya nga marami yung nag-alala kay Kuya Val at saka Kalingap. Kapamilya man, fans niya man o supporters, mga Karipa o Kalingap ay nag-aalala lahat. At dito'y napapaiyak sa papasalamat kasi nga ligtas nga sila Kuya Val Santos Matubang at ang ibang Kalingap team. Pero yun talaga ay hindi natin maiwasan. Pero may mga tao talaga na mga demonyo na nakakapaligid sa atin. Gaya na lang sa nabalitaan natin na mayroon daw pala na na-wish na sana ay madiskrasya nga itong si Kuya Brooks. Si Kuya Brooks ay kapatid ni Kuya Val Santos Matubang. Bakit ba kaya galit na galit kayo kay Kuya Brooks? Diba? Kupurkit kasi nga siguro ay kapatid ni Kuya Val, kung kaya't nagalit kayo o nagsisilos. Huwag kayong magsilos kasi nga kung ano man pinapakita ni Kuya Val sa kapatid niya, kapatid niya yun. Diba? Sigurado tayo na kahit kayo man, basta kapatid nyo ay iba yung pagtrato nyo kaysa ibang tao kahit na malapit kayo ng kaibigan. Kasi nga kapatid mo yun. Balibalik na rin man yung mundo, kapatid mo yun sa kahirapan man o sa kasaganaan, andyan yung kapatid mo talaga. Kaya huwag nyo naman ikaingitan itong si Kuya Brooks at huwag nyo naman ipanalangin o i-wish na madisgrasya o maaksidente ito yung tao kasi wala namang ginawang kasalanan sa inyo. At dito pa ay merong sumaya, nakikisaya pa kasi nga naaksidente nga yung Kalingap. Kaya nga nagsabi ng isang matanda, itong si Annabelle na matanda ay sinabi niya na karma is real. At itong si Lokren naman, yun nagsabi din karma, diba? Napakaganda ba na mga sinasabi nyo sa Kalingap? Yun na yung nangyari. Buwis, buhay, agaw, buhay yung ginawa nila. Tapos gaganunin nyo, sasabihan nyo na karma is real? Diba? Dito natin mapapatunayan na yung mga charity vlogger ay buwis, buhay yung ginagawa nila. Kasi nga hindi nila alam kung ano yung kakahinat na nila sa daan. Ito yung mga lagi kong sinasabi na hindi biro yung magiging isang charity vlogger. Lalong-lalo na sa mga lugar na pinupuntahan ni Kuya Val, ng mga liblib na lugar, ng mga charity vlogger na mga Kalingap na hindi nila alam kung ano yung madadat na nila doon sa daan.
pero walang makakapigil sila. Umulan, uminit man, tuloy-tuloy pa rin yung paghatid nila ng tulong. Minsan nga ay dumadaan pa sila sa mga ilog, sa mga kabundukan, pero okay lang. Kasi yung gusto talaga nila ay makatulong sa mga tao na nangangailangan, diba? Kita mo yan, pumunta sila ng Santa Rosa, Laguna, para lang mag-cutting ribbon, para mag-share ng blessings doon. Pero yung anong ginawa nyo, pinanalangin nyo pa talaga at winish nyo na sana ay ma-aksidente. Yun, nangyari na ang sinabi nyo. Ngayon, naging masaya na kayo. Kasi nga, nangyari na yung wini-wish nyo o pinapangarap nyo sa mga Kalingap Team. Anong klaseng tao kayo? Ngayon nga, na-booking na yung mga sinasabi nyo. Tapos ngayon, nagagalit kayo. Kasi nga, sabihin nyo na kahit ano pa yung sasabihin nyo, kung ayaw talaga ng Panginoon na mangyari yon ay hindi mangyayari kasi wala kayong kapangyarihan. Sabihin nyo na Diyos lang talaga yung may kapangyarihan na gumawa nun. Siya talaga yung nag-utos na ma-aksidente sila. O diba? Pangit pakinggan yun. Kasi nga, gaya nga ng sabi ni Ma'am Lorne TV, tao lang tayo. Yung buhay natin dito sa mundong ibabaw ay hiram lang. Yun lang ang meron tayo, yung dignidad natin dito. Kasi hindi natin alam kung hanggat kailan lang yung buhay natin dito. Kaya mas maganda pa na tumulong na lang tayo at gumawa ng mabuti sa kapwa kaysa magsira sa kapwa natin. Lalong-lalo na yung pagsabihan nyo na sana ay madisgrasya at yung magiging masaya pa kayo. Sabihin nyo na karma ang nangyari sa Kalingap na aksidente. Anong puso meron kayo? Hindi nyo alam na nag-aalala yung pamilya nila. Umiiyak si Ma'am Lorne kasi nga kasama si Sir Red Noveno doon. Driver siya ni Kuya Val. Siyempre nag-aalala rin sila Kalingap Rob, yung mga kapatid niya, yung mga kamag-anak nila. Siyempre sa nabalitaan na na-aksidente yung isang sasakyan ni Kuya Val. Diba? Dapat tayo ay mag-pray sa kanila. Kaya lagi nating sinasabi na keep safe lagi mga Kalingap kung saan man kayo pumupunta. Kasi nga kung saan man sila pumunta kahit hindi tayo kasama, ay magiging masaya tayo sana. Kasi nga, tumutulong sila sa mga taong nangangailangan. Wala silang ibang hinahangad kundi yung tumulong at mabigyan ng kunting pag-asa yung mga tao na wala na talagang kapag pag-asa sa buhay. Binibigyan nila ng kunting pag-asa, lalong-lalo na yung mga senior citizens dayan na wala ng katuwang sa buhay, na hindi na nila kaya na makapagluto ng kanilang pagkain. Yung mga senior citizens na iniiwanan na lang ng mga kamag-anak nila, nag-iisa na lang na namumuhay. Kaya huwag tayong maging ganid o maging mapagmataas. Bagos dapat tayo ay magtulungan, lalong-lalo na isa lang yung hangarin ng lahat na makatulong sa mga taong nangangailangan. Kaya sana spread the love na lang at iwasan na natin yung magbitiw ng hindi maganda sa kapwa natin kasi mas lalong gumugulo yung Kalingap ngayon kasi nga yung mga sinasabi nyo o iniisip nyo o yung mga binabato nyong salita sa bawat isa ay mas lalong lumalaki yung gulo. Kaya sana ay spread the love na lang. Magmahalan tayo, magkaisa tayo para sa iisang hangarin at iisang adikain ni Kuya Val at natin talaga na maging Kalingap na tumulong sa mga taong nangangailang. Kaya yun ang mga langga, more power, more blessings to come at Jesus love us.